We have with us Dr. Adonis Dilao, the PDRRM officer of the province of Masbate, after Masbate just recorded 39 aftershocks following a 6-magnitude pre-dawn earthquake today. First, the headlines. Today's big stories, twin quakes rock the Philippine province of Masbate. China denies pointing a military-grade laser at a Philippine Coast Guard vessel near Ayungin Shoal. And amid rising tensions, China's envoy meets with the chief of the Philippine military to discuss sustaining peace and stability in the region. We begin with this developing news. Twin quakes rocked the Philippine province of Masbate today, causing damage to several structures. State seismologists say a magnitude 6 tremor hit the province at around 2 in the morning Thursday. It was felt the most in the capital of Masbate. The tremor came less than 12 hours after a shallow magnitude 5 quake jolted the province, causing hairline cracks in some structures. All right, with us for this breaking news story, we're joined by Dr. Adonis Dilao, a disaster official in the province. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Dilao. All right, kindly unmute the microphone. Good morning to you, sir. Good morning, Karen. All right. First of all, can you give us the latest? After the 39 aftershocks, you experienced a 6-magnitude tremor. What's the damage so far? Dito sa probinsya ng siyudad ng Masbate, may mga establishment po na meron ng mga cracks after na mag-inspect ang aming team kahapon. At isa na rito nga ay ang aming coliseum na kung saan may mga parte ng structure sa taas na bumagsak. Kaya makikita mo doon sa mga pinadala namin pictures. So far, naghihintay po kami ng mga reports from lower level NGOs para makonsolidate po. Okay, pero wala naman pong sugatan. Aasob na wala pa pong sinasubmit ang mga local DRRMOs as to casualties and damages na po. Oo. Mailalarawan niyo po bang malakas ang earthquake or kumbaga nagkaroon lang po ng bitak sa mga building? Medyo malakas lalo na dito sa City of Masbate kasi pati yung mga kawad ng kuryente gumagalaw. At pati yung mga sasakyan na nakapark, nayuyubyub talaga. Medyo malakas ito kaysa kahapon na 5 earthquake na dinanas ng probinsya ng Masbate. Oo. Pwede ba ikwento nyo po yun, no? So twin earthquakes po ito. Kahapon, anong oras ang earthquake at kaninang umaga, anong oras din? Kahapon, nagsimula ang first earthquake with a magnitude of 4.5 mga alas 5:15 ng hapon. At nasundan ng 4 na earthquake pa na natapos naman ng alas 6:32 ng gabi. Okay. So, ang mga tao medyo nagpanik na. Merong mga nagantabay na lang at nasa labas na lang. Okay. At itong earthquake naman kung saan magnitude 6, anong oras po ito kaninang umaga? Base po sa information na pinalabas ng PIBOK, alas 2:00 po ng umaga nangyari itong magnitude 6.0. At ano po ang abiso ng PIBOK ngayon? Ngayon meron ng 39 aftershocks at sinasabi po ng PIBOK na magtatagal po daw ito ng ilang araw at ilang linggo. So, pinalipat nyo na po ba ang mga residente? Hindi na po kailangan pang pag-anunsuan sapagkat mga tao po ay nananatiling nasa labas lamang po. Oh. So, parang medyo nagkakaroon na ng panic lalo na kung sunod-sunod ang aftershocks. Kamukha ngayon, nagkaroon na naman ng panibagong aftershocks.
Kailan? Gayun po or anong oras? Mga nakaranas pa lang, mga 10 minuto pa lang. Sampung minuto pa lang, oo. Ngayon, hindi po ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng earthquake sa Masbate. Noong August 2020, nagkaroon din kayo ng magnitude 5 na earthquake. Tama po yun? Yes po. Oo. At sinasabi, seismically active, no? Ang rehiyon po dyan. Kumbaga, ang tanong kasi ngayon, mga 3 taon pa lang mula nung huling earthquake, eh ano po ba ang plano ng probinsya? May paliwanag po ba ang FIVOX? Maaasahan po ba ito na every few years? Or ipinaliwanag po ba nila anong aktibidad na nararanasan sa ilalim ng Masbate ngayon? Geographically, ang probinsya po ng Masbate, dinaanan po nung active Philippine Force Zone. Mm-hmm. So, kita nyo sa map, it traverses the two islands, no? Yung Boreas, Tikao, and the southern part of Masbate. So, natural lang daw na makaranas kami ng mga pagyanig sa Tweetwina dahil yung proximity namin doon sa Philippine Pulso. Okay, pero wala naman po, alam natin na ang earthquake, ang lindol, ay hindi po napipredict kung kailan darating. Pero may pangamba ba kayo o sinabihan kayo ng FIVOX na posibleng makaranas kayo ng the big one? Or hindi naman po yun ang track sa Masbate? Expected na po namin yan kasi noong mga nakaraang pang taon, may mga malalakas na lindol na po na nangyari. Uh-oh. So expected na rin namin yan. Kaya yung aming mga local DRRMOs, aware na rin po sa mga bagay na yan. Oo. So paano po ito kung sinabi po ng FIVOX na ang aftershocks ay aasahan ng ilang araw o ilang linggo, nangangahulugan ba ang mga residente babalik sa kanilang tahanan, doon po sila matutulog, kumbaga life as usual? Dito sa syudad ng Masbate, medyo nasanay na ang tao rito dahil mayat-maya pagkatapos ng isang earthquake, sinusundan na ito ng mga aftershocks. Oo. Okay. Pero kamusta naman po ang mga gusali ninyo sa lungsod ng Masbate? Kumbaga, can this withstand, let's say, an 8 magnitude or a 9 magnitude? Itong naging problema sa Turkey, di ba, sir? Yung 10 probinsya doon, iniimbestigahan din yung pagtatayo ng mga gusali kasi 6,000 ata yung bumagsak. Yes po. Sa ngayon, kasama na sa plano namin, lalo na yung mga city engineering officials na dapat mag-comply doon sa aming sa ating national building code. Kaya ngayon, bago ka makapagpatayo ng isang struktura, dadaan ka doon sa maraming requirements para natin na ma-withstand naman yung epekto nitong aldol. Oo. So, sir, tama po ba, Dr. Dilaw, life is back to normal? Ano po ba, suspendido po ba ang klase ngayon dyan? Ang, ano ba, may kalye po bang sarado? Or lahat po ba ay nasa opisina na? Sa ngayon, possible naman lang yung mga kalsada natin. Tapos, meron po tayong suspension of classes sa high school and elementary. Okay. So, national and local offices, Oo. At may alert level po bang itinalaga sa LGU po ninyo? Kunyari, pag ganito ang magnitude ng earthquake, alert level ganito, meron ba kayong ganon? Yes po. Nag-conduct naman po ng orientation and seminars yung PBOX. Oo. Kaya medyo so anong alert level po ninyo ngayon sa lungsod? Sa ngayon, kung alert, ang alert level namin is 4 na. Kung four. Babasya natin yung nangyaring lindol kanina ng alas 2. Oo. At ano ang pinakamataas na alert level po sa inyo? Siguro yun, ang pinakamataas is 5. 4. 5. Okay. So pag alert level 4 sa Masbate, it would be na walang pasok,
grade school and high school, pero passable pa ang roads, ang mga tao na sa opisina, wala namang evacuation, walang ganon. Sa amin, ini-evacuate lang namin yung aming mga lugar na kung saan may mga tao na nakatira doon sa malapit na baybay. So okay. Yun lang binibigyan namin ng ngayon ng halaga sa aming mga pagbibigay ng mga paalala. Alright, well, maraming salamat po, and at least ang magandang balita dito ay wala pong sugatan, wala pong nasawi. Mag-ingat po lahat kayo, sir, sa Masbate. Our prayers para po sa lahat ng Masbatenyo. Ingat po kayo dyan, sir. Okay po, salamat po, Montaro.